So, ang nakikita nyo ngayon is a jacket preparation, no? Yung tooth involved dito is tinatawag namin tooth number 4-6. This is a lower right quadrant. First molar. Yung tinutooth prep natin. Pag sinabi mo tooth preparation, ang ginagawa usually ng dentist is sinishape niya yung ngipin to the point na gagawa niya ng jacket crown. Okay? So, mag-recreate kami ng space dun sa mismong ngipin, no? Okay? Usually, may mga lalim. So, nakikita nyo sa video ngayon is ginagamitan ko ng tinatawag naming torpedo. Ang tawag dyan sa burst na yan is torpedo. Pag sinilip mo siya in detail, yung torpedo na yan impregnated with ang tinatawag namin diamonds. So, may mga diamond dyan na impregnated. Pero ito talaga ang ginagamit sa pagputol ng ngipin. Now, na-observe nyo guys, una ang ginagawa namin sa buccal area, tapos ang ginagawa ko ngayon, nasa video ngayon is nilalagay ko sa occlusal surface or sa pinaka bite area yung depth. So, yung parang nagiging depth gauge ko. So, yung depth na yan, yung lalim ng diamonds is considered also na guide namin, no, pag nagputol. So, pag lumubog na siya maigi, ibig sabihin, nasa ideal depth na kami. So, after kami maglagay ng tinatawag namin na depth gauge, ang next na step namin is tinitrim namin. So, sinisway namin from front, back, until such a time, mawawala yung first layer ng ngipin na tinatawag namin enamel portion. So, yung nakikita nyo ngayon sa video is gumagamit ako ng torpedo, tinatry ko siya i-front, ito, nasa front, and then sinusubukan kong pumunta ulit sa papuntang back, no? Front, back. Now, of course, in this scenario, dapat naka-anesthesia yung pasyente. Kasi kung hindi naka-anesthesia yan, super sensitive. Okay? As we go along, habang kinakat namin yung first layer ng ngipin, which is the enamel part, doon nagsisilabasan yung mga cavities, no? Like in this case, kanina hindi natin nakikita yung cavities sa buccal area or minsan sa occlusal area. Doon sila nagsisilabasan. So, nakikita nyong dark spot sa occlusal or sa bandang bite area and also sa cheek area or the buccal area ay ano yan, cavities yan, yung black. No? So, yun. Ngayon, inikot ko konti and then I try to trim now yung tinatawag naming sa dentistry, may tinatawag kaming mesial area or ito yung malapit sa front. So, sinishape mo yan. Sinishape mo yan. Kasi kailangan natin ng spacer, no? For the jacket crown. So, yun. Ganun din. Back and forth. After you put the gauge. Para makakreate tayo ng magandang space for the jacket preparation. Now, like what I've said kanina, dapat talaga may tubig. Kasi pag walang tubig, ako, at una, number one, pag nag-tooth prep kami na walang tubig, mabaho yung clinic. Nag-aamoy ngipin, amoy sunog. Kasi nasusunog yung ngipin pag walang water. At sobrang ngilo yan. Nagkakaroon ng tinatawag naming hyperemia, nagiinit yung ano. Tapos, at the end of that, minsan namamatay yung ngipin na dehydrate. Or, just to cut it short, nagkakaroon ng hyperemia. Yun yung proper term sa dentistry.
Okay, so ngayon, ang nakikita nyo guys ngayon is I'm trying to go on the lingual area. Kinakat ko na yung bandang lingual side ng ngipin, no? Natapos ko na sa buccal and sa mesial area. Ngayon, papunta naman ako sa lingual area or tinatawag naming tongue area. Malaki yung significant ng paggamit ng rubber dam during the tooth preparation. Kasi kung wala yan, nandyan yung dila, no? Panay ang punta yan sa dila. Okay, very naughty kasi yung tongue natin, eh. So, lahat ng foreign body gusto niya malaman. So, pero kung meron kang rubber dam, like kagaya nito, sa pinagagawa natin, walang way para pumunta yung dila dun sa ngipin na tinitrim natin. So, it's kinda safe, no? So, that's one of the advantage of the having a rubber dam during the tooth preparation. Okay? Habang kinakat natin yung lingual area or sa lingual, you have to make sure na smooth talaga siya. Kasi kung hindi smooth or hindi pulido yung pagkano, minsan nagkaka-problema sa sukat, no? Pag we send it on the laboratory already. Okay, so yun. And then, next is, ina-align ko ngayon yung ngipin kasi I'm now on the distal area. Pag sinayin mo distal area, ito yung side ng ngipin sa bandang likod, no? Distal or anything that is far from the front. So, one of the tricky part here is yung pag-trim ng ngipin in between yung natural at saka yung natural ng ngipin at saka yung tinitrim mo, no? Kasi karamihan or minsan or madalas nasisira yung katabing ngipin. So you have to make sure na masyadong maingat yung dentist sa pag-trim, no? That's why yung dexterity talaga ng dentista dapat very cautious siya sa paggawa ng treatment na to. Kaya, so guys, tandaan nyo, you're paying for the dexterity of the hands of the dentist, no? So, kasi alam nyo, matagal namin pinag-aralan yung dexterity na to. Kasi hindi naman pwedeng ang kamay namin ay gumagalaw habang nagtitrim, no? So, yun, ang nakikita nyo ngayon is, tinatry kong tanggalin yung occlusal area or yung contact points. Mga enamel part pa yun, eh, yung color white na nakikita natin dito. Well, of course, nakikita na rin natin yung paglabas ng mga cavities like yung dark spot na yan na nakikita natin. Konti-konti nagsisilabasa na sila. Okay? The next is, nag-shift ako ng burrs na tinatawag namin. Ito naman yung burrs na ginagamit ko. Usually pang occlusal yan. Pag nag-cut na kami sa contacts, ang tawag namin dyan is pear-shaped diamond. Okay? Pear-shaped. So, para siyang pear. Parang pear. Pear-shaped diamond. Usually, ginagamit namin yan pag occlusal, no? Sa pag nag-create kami ng clearance sa bandang ngipin. So, mas madali kasi i-cut siya kasi maliit, no? Okay, one of the disadvantage also, yan, nakikita nyo na guys, yung cavities, no? Ibig sabihin, yung ngipin pala na tinitrim natin, may mga cavities na nakatago. So, may mga pasta siya before. Ngayon, nagsisikrak, tatanggalan. It's because, nasa second layer na tayo, no? And, medyo nagpapakita na rin konti yung pulp horn ng ngipin. So, medyo malalim na rin konti yung ano. Yung red na nakikita mo is almost malapit na rin tayo sa nerve, no? So, kaya medyo maingat talaga. Otherwise, pag lumabas yung dugo dito,
that's already a big failure, no? So there's a failure on the part of the dentist. May mga kaso kasi habang nagtitrim, tapos very prominent yung pulp horn or yung ngipin ng part ng yung nerve, no? Yung nerve ng pasyente, minsan nagkakaroon ng bleeding kami. Ito yung dahilan bakit hindi kami nagano, hindi kami nag-jacket crown sa mga bata. Kung masyadong bata pa yung pasyente, hindi kami nag-jacket crowns because very prominent yung nerve nila. So, konting trim mo lang, kahit mababaw pa, nandun na yung ugat right then and then. So, malaki yung chances ng pulp exposure. Pag sinabi mong pulp exposure, ito yung matatamaan mo yung ugat nung ngipin. So, you're gonna end up root canal. So, iniiwasan namin yun, guys. Kaya perfect talaga yung mga jacket crowns, gaya nito, is for adult. Pang-adult talaga yan. Yung jacket crown pala, na yan, yung ginagawa natin jacket crown, is tinatawag ko yan na one-way ticket, no? I say it one-way ticket dahil there's no turning back. Hindi ka na makakabalik sa natural. Yung ipin mo is already artificial for the rest of your life. Why? Because gaya niyan, tinatanggal mo na yung pinaka-outer covering niya, which is the enamel portion. Kaya guys, pag nakakita ka ng mga circle of friends mo na naka-jacket crown, just remember na wala na silang enamel. Okay? So, palagi na very dependent na lang sila sa crown. Kung masira, they have to see a dentist for crown repair. Yun na lang yung ang magiging remedy nila. Hindi mo na kasi pwedeng pastahan yan eh. Pag nasira yung jacket crown, hindi mo, non-repairable yan. It's either you replace the whole crown at you're gonna invest a lot. Mag-invest ka ng pera dyan eh. Okay, so sa video na to, sinusubukan ko pa rin i-trim yung lingual surface kasi may nakikita pa akong white area, which is actually a portion of the enamel, no? So, kailangan ko pang magbawas konti. Now, the idea naman ng pag gumawa naman kami ng jacket crown, very simple lang yung tinuro sa amin sa school, is we have to make sure na merong clearance na mga 2 millimeters from the occlusal or on the bite area. And second is dapat, parallel. Pag sinabi mong parallel, hindi siya walang undercut, diretso siya. Kasi pag hindi mo siya hindi mo siya ginawang parallel doon sa path of insertion, yung paglagay ng crown, malaki yung chances na hindi mo may papasok yung crown na ipapagawa mo sa technician. So, yun ang kailangan tandaan ng mga dentist na once they're doing this. So, well, by the way, itong video pala na pinapakita ko was really intended para sa mga patients. Hindi ko to ginawa para sa mga dentista kasi alam na to ng mga dentista at saka mga kaibigan nating professionals who are on the practice of dentistry. At saka sa mga allied professions like the hygienists and mga assistants nila. Ito talaga perfect pang pasyente. Ito yung dahilan ba't ko ginawa tong video na to para sa inyo guys. So, it was meant for you. Okay, of course, pag nag-trim ka, lahat ng protocol, dapat tandaan mo, dapat sterile yung ginagamit mo. Like, for example, yung burrs, yan, dapat, kung pwede nga, dapat bago. Kasi kung mapurol or old yung burrs na gagamitin mo, antagal niyang mag-cut. Ang hirap. So, like in this case, total video arc ko, I think natapos ko siya in 20 minutes, no? Kasi ito real-time kasi itong ginagawa ko ngayon, guys. Yung video na to na ginawa ko, real-time. So, I was able to finish one tooth structure for 20 minutes. So, medyo mabilis, no?
So you could imagine pag tatlo yan, sakit sa kamay, no? Nagtitwitch yung kamay. So dapat mas maganda yung pag-cut natin ito is it has to be in the morning. Kaya ang tawag namin sa itong procedure na to is kino-consider namin siya as barbershop dentistry. Barbershop dentistry dahil yung cutting and trimming is very it's very aggressive. So pag nagpa-jacket crown kayo, yeah, guys, tandaan nyo, magpa-jacket crown kayo sa umaga. Kasi kung gagawin nyo to jacket crown preparation in the late evening or gabi, iba na yung dexterity ng kamay ng dentista nyo. So dapat yung preparation na to or yung jacket crown preparation must be in the morning. Kasi nga, it is considered as a barbershop dentistry. So, lahat ng putol, yun. Tsaka, at the same time, maganda pa yung mata ng dentista, kahit bata yan or matanda, iba pa rin ko morning eh. Maganda yung kamay, yung dexterity, medyo nandun lahat yung agility ng operator, no? So, dito, aside from putting the rubber dam, we are also very cautious about yung sa mga edges, sharp edges and the borders. Kasi mas maganda, ang turo sa amin, yung edges kasi mas maganda tinatawag namin either chamfer. Okay, sa dentistry may mga terms kasi kaming ginagamit na dapat maganda yung overlap ng ngipin, yung pagkat mo sa edges. So I'll just use, hindi ko nababanggitin yung technical term, pero dapat maganda yung mga edge, no? Para pag naglagay kami ng jacket crown, smooth din yung transition, hindi mo makikita ang halatang-halata. Now, mamaya konti, papakita ko paano ko susukatan siya using an alginate. Okay? So, although medyo malapit na tayo, nasa finishing na ako. So, ang ginagamit ko ngayon is finishing burr. Hindi ko na ginagamit yung torpedo. Tapos na rin ako gumamit ng burrs na tinatawag natin pear shape. So, eto na yung ginagamit kong pang finishing. So, tinatry kong tanggalin yung mga edges na sharp. We have to make sure na yung mga edges ng ngipin na na-trim mo is beveled. Yun yung turo sa amin, beveled yung mga edges. Kasi pag hindi daw siya beveled, malaki yung chances na mag-crack yung... Nagkakaroon ng problema minsan yung crown. Kaya mas maganda kung beveled preparation siya. So, yon. Well, again guys, tandaan nyo, pag nagpa-jacket crown kayo, of course, naka-anesthesia kayo dyan, ha? So, kaya madaling mag-manipulate, mabilis kasi mag-manipulate yung dentist or mas mabilis mag-trim pag naka-anesthesia. Pero kung root canal naman yung kaso, halimbawa, na root canal na itong ngipin, hindi na namin kailangan mag-anesthesia. Pero kung vital pa to or buhay pa yung ngipin or hindi pa siya root canal treated, kailangan namin magbigay ng anesthesia. So usually yung anesthesia naglalas is 1.5 hours. So imagine nyo guys, pag 5 or 4 or 3 yung titrim and then ang bagal ng cutting mo dahil luma yung burrs na nagamit mo, ang laki ng problema mo dyan. Ang tagal mag-trim. So like ito, pinapakita ko sa inyo guys, I do it in 20 minutes for this one tooth, no? So, at any rate, yan, nasa finishing na tayo, pinifinish ko na yung ano. Mamaya konti, sukatan na na. Ayan, okay, arito na. So, ito, alginate to, mimix ko. So, yung minimix namin in the figure of 8, after that, gagamitin ko siya ng tray. Ang ginamit ko dito, partial tray lang, no? So, ayan, load ko na yung tray.
ay yung alginate sa tray. And then after that, susukatan ko siya. Okay? Dapat yung pasyente hindi gagger, no? Yan. Tapos hintayin mo lang siya tumigas. One way of checking pag okay yung sukat namin is hahawakan ko yung texture ng alginate. So mamaya konti, makikita nyo paano ko ginagawa. You just hold the texture ng alginate. Yun yung checking mo. Ang pag-check mo. Kasi pag medyo matigas-tigas na siya, you have to pull it out. Otherwise, mahirap. Ah, nagsisring kasi yung alginate eh. So, kailangan mo siya buhusan ng dental stone. So, yan. Gaya yan. Tinatry kong hawakan yung tapos, yung alginate. And then, yun. Pull it out. And that's it. You send it on the lab. This is Dr. Marcial. Thank you very much.